Morning po mga kapatid. Nako, ito na naman si Brother JM na naman. Nako, late na naman ang lunch natin. Huwag po kayo mag-alala, pagkakasahin po natin. Actually, wala pa pong isang oras, tapos na po tayo. Promise po yan. Sige po, kumusta po kayo? Okay naman po tayo? Nag-enjoy naman po tayo sa ating pong praise and worship kanina? Amen. Every, yun nga po, no, yung fact po na tayo ay nagising po ngayong araw at muli pong may pagkakataon pong panibago, no, na maranasan po yung kabutihan ng Panginoon, yan po ay blessing talaga sa atin. Lalo na po ngayon na tayo po eh sama-sama po nandito at nakapagbigay po ng papuri, nakapanambahan po. Kahit po yung mga kapatiran po natin na naka-online po sa atin, no, they're every bit a part of our worship service. So, ayan po, praise the Lord po, no, sa isang panibagong araw at isang panibagong pagkakataon. Before po tayo pumunta sa message, no, konting patotoo lang po siguro. Hindi po ito yung unang pagkakataon kung inyo pong maaalala na ako po itinayo po ng Panginoon dito po sa harapan. Kadalasan po kasi lagi po ako nandiyan sa likod eh. Hindi nyo nga po ako nakikita during the service. Alam nyo lang po may tao sa likod. Ako po yun. Kami po, no, yung team ko po. Ang toka ko naman po maisaayos po yung ating live stream, no, para po yung mga kapatid natin na worship from home maganda po yung kanilang experience, no. Talagang kahit po pinapanood lang po nila sa screen daman-dama po nila, no, yung kagalakan po nating lahat dito po sa church. Every time po, no, before po ako tumayo dito, before po ako mag-message, lagi po may challenge. So, hindi ko pa po nasha-share yata ito. No? Noong unang tatlong pagkakataon po, in the days prior to the message, dinaanan po ako na moments of discouragement na may mga pagkakataon na dapat ba talaga na gawin ko to? Worthy ba ako? Parang hindi yata ako maalam masyado, hindi naman ako nag-aral talaga ng Bible, ng salita ng Diyos. So, parang hindi yata dapat ako sumabak sa ganito. Kasi hindi po biro ang mag-message. No? Yan po talagang, kailangan po yan pag-aralan. Kasi salita po ng Panginoon yan eh. Ngayon naman po, no, kahapon, kung mapapansin nyo po, medyo late na po nakapag-umpisa yung atin pong gawain ngayong umaga. Medyo nahuli po kami sa preparasyon. No? Lagpas 8:30 na po ako nakarating dito. Paumanhin po. Yung slides po na ipapakita ko sa inyo mamaya, kaninang umaga ko lang din po natapos. Actually po, habang nagte-testimony time po tayo, nagagaganon po ako dun sa likod dahil tinatapos ko nga po. Pero ganun pa man, no, meron man po mga challenges. Talaga pong parte po talaga ng paglilingkod sa Panginoon yan eh. Binibigyan po talaga tayo ng mga balakid, ng mga hakbang. Pero mahalaga po, hindi po tayo nagpapadayag, hindi tayo nagpapatalo, hindi tayo nagpapapigil. Kaya nandito po akong muli, no, para po magbahagi, no, ng salita ng Diyos na maging kanya pong tagapagsalita po ngayong araw. So bago po ang lahat, hinihiling ko po, ilabas nyo na po yung inyong mga tissue paper, mga panyo at anuman pong pamunas ng luha. No? And then joke lang po, hindi po tayo iiyak ngayong araw na ito. Kung maiyak man po tayo, maiyak tayo sa tuwa. Okay? Sige po. So, umpisahan na po natin ito. Tama na po ang adlib. So, ang babasahin po natin, no, ay Psalm 13, Awit 13 po. Kung inyo pong natagpuan. Kung meron po kayong mga Bible, sana po lahat tayo may Bible. Kahit po app lang sa phone yan, okay lang. Bible pa rin naman yon. Pakibukas po ang inyong mga Bible. Psalm 13, Awit 13. Kung natagpuan na po, tayo po tayo bilang pag-alang. Okay. Kung kayo naman po ay walang Bible, meron naman po sa screen, pwede nyo naman po sundan. Okay? English po muna, no? NIV. Psalm 13. How long, Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long must I wrestle with my thoughts and day after day have sorrow in my heart? How long will my enemy triumph over me? Look on me and answer, Lord, my God. Give light to my eyes or I will sleep in death. And my enemy will say, I have overcome him. And my foes will rejoice when I fall. But I trust in your unfailing love.
My heart rejoices in your salvation. I will sing the Lord's praise, for he has been good to me. Sa mabuting balita naman po, o magandang balita, Biblia, Tagalog naman po. Hanggang kailan, Yahweh, ako'y iyong lilimutin? Hanggang gaano katagal ka magtatago sa akin? Gaano katagal pa itong hapdi ng damdamin at ang lungkot sa puso kong gabit araw titiisin? Kaaway ko'y hanggang kailan magwawagi sa akin? Yahweh, aking Diyos, tignan mo ako at sagutin. Huwag hayaang mamatay, lakas ko'y panumbalikin. Baka sabihin ng kaaway ko na ako'y kanilang natalo at sila'y magyabang dahil sa pagbagsak ko. Nananalig ako sa pag-ibig mong wagas. Magagalak ako dahil ako'y ililigtas. O Yahweh, ikay aking aawitan dahil sa iyong masaganang kabutihan. Amen. Manalangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po na muli po may pagkakataon kami na malaya po makapag bulay-bulay po sa inyong salita. Buksan niyo po ang isip at puso ng bawat isa po na makakapakinig po nito. Nawa po, Panginoon, hindi lamang po namin marinig ang mensahe niyo po para sa amin ngayon, kundi maya sa buhay din po namin ito. Maging kalakasan po ito ng aming pong mga kaluluwa sa amin pong patuloy na paglakad po sa mga landasin po na amin pa pong tatahakin. Panginoon, your words, not mine. Your thoughts, not mine. Ito po ay mensahe ninyo, tagapagsalita lamang po ako, Panginoon. Hindi po sapat yung aking kaalaman, pero alam ko po, Panginoon, kayo po ang mangungusap sa amin ngayong umagang ito. Kaya sa inyo lang po, Lord, ang lahat ng papuri at lahat po ng pasasalamat. In Jesus' mighty name, amen. Una po tayo. Okay, so yung binasa po natin, no, Psalm 13. This is one of my favorite psalms, no? Usually po kasi pag psalm parang masaya eh, di ba? Yan yung mga mini-memory verse natin kadalasan, yung mga masasaya, no? Yung mga, the Lord is my shepherd, I shall not want. Diba? Sing praise to the Lord, for he is highly exalted. The earth is the Lord's and everything in it. No, yung mga praise the Lord, no? Yung mga obvious na praise the Lord talaga yung laman. Umpisa pa lang praise the Lord. Yan yung mga, those are the psalms that we are fond of. Pero kung titignan natin yung kabuuan po ng Book of Psalms, no, meron din mga psalm na medyo somber yung tono, medyo malungkot, no? And isa po ito doon. Paborito ko po ito, no, isa po ito sa mga favorite ko dahil makikita po natin dito, mamaya po dadaanan natin saglit, yung transition po from despair to hope, no? Makikita po natin yung reality no nadarama po ni David at that time na sinulat po niya itong psalm na to, and yung kanya pong faith no sa Diyos, na alam niya na anuman yung pinagdadaanan niya, gaano man kabigat yon, eh darating din yung katugumpayan, darating din yung deliverance ng Panginoon sa kanya. So ito pong Psalm 13, no, kung titignan niyo po yung header sa inyo pong mga Bible, ang sumulat po nito ay si David, no, sa kanya po ito attributed. Kilala naman po natin lahat si David. Okay. Hindi po si David, no? Hindi po David Salon, no? Kundi si David po na hari po ng Israel. So, we regard David, no, as one of the great men of the Bible. Very influential, no? And in the Book of Psalms, karamihan dyan kanya, no? He became king, pero alam naman natin humble yung kanyang inumpisahan. Siya po ay isang ano po? Siya po ay isang shepherd, siya po ay pastol, no, nag-aalaga po ng mga sheep. Eh nasabak po siya sa gera kasi po nung ginegera po ng mga Philistine yung mga Israelita, eh ang champion po nila si Goliath, ang laki-laki po, di ba? Kita niyo naman po dyan sa picture, times 2 po nung tangkad ng mga sundalo si Goliath, ang laki-laki po ng tao. Ngayon po, nung nakita po nung mga sundalo ng Israel si Goliath, syempre takot at takot sila. Parang, naku, wag na, wala tayo. We don't stand a chance. Pero to si David, andun yung makikita natin, no, pag binasa po natin yung 1 Samuel, makikita natin yung confidence niya. And then, tatalunin ko yan, kayang-kaya kong talunin yan dahil kasama ko, Panginoon, Lord, ang magbibigay na lakas sa akin. Kaya naman nung
lalaban na sila, di ba? Magkakaharapan na sila, magkakasagupaan na. Eh, siyempre, ito naman pong si Goliath, eh. Parang kung titignan po kasi, underdog talaga si David, eh. Diba? Parang may nanalo na, di ba? Parang ganun ang dating. Tapos ito naman si Goliath, siyempre, nagta-trash talk pa, di ba? Tingin mo sa akin, aso. Lalabanan mo kung stick ang gamit mo, mga bato-bato. Walang panamayan sa akin, parang ganun. Pero alam naman po natin kung ano pong nangyari dyan po sa labanan yan. Nagwagi si David, siya po ay binigyan ng katagumpayan. And hindi lang po yan, no, yung katagumpayan po ni David. Marami pa po. At to the point, no, na naging renowned na po siya, no, sa Israel. And ito pong si King Saul, na hari po ng Israel at that time, eh nainggit na po sa kanya. Kasi po pagka nung mga panahon po na yon, kapag ka ikaw ang hari, kailangan ikaw ang pinaka-cool sa lahat. Diba? Ikaw yung pinaka-astig. Kapag ka may mas astig sa'yo, may mas cool sa'yo, medyo parang nahuhurt yung ano mo, nahuhurt yung ego mo, naiinggit ka ngayon. So itong si Saul, pinapatay niya si David. Diba? So si David ay nagtago for a time. Pero hindi po pinagtagumpay ng Panginoon yon. And bagkus, itinaas pa po ng Panginoon lalo si David. No? So, makikita po natin, kung titignan po natin, no? Ang dami po, may mga high points po sa buhay ni David, pero ganun din po, meron din po mga low points, no, sa kanya pong buhay. No? Tulad po nung kanyang mga pagtatago, isipin nyo po, hindi niya malaman kung anong ginawa niyang masama, kasi wala naman siyang ginawang mali, nainggit lang talaga sa kanya yung hari, kaya gusto siyang ipapatay. Diba? Tapos nagtatago siya, diba? Nag-TNT siya sa sarili niyang bayan na hindi niya malaman kung anong kasalanan niya. Diba? Pero ganun pa man, hindi nawala yung righteousness niya. Diba? Kahit inuudyok na siya na nung papasok na si Saul, si King Saul dun sa kuweba, eh gusto nang, ano, sabi, David, patayin na natin. Diba? Pero andun pa rin yung respeto ni David. Eh. Diba? Kasi nandun pa rin yung loyalty niya. So yun po, no? High points and low points. And tayo rin po sa mga buhay natin, meron din po tayo mga high points and low points, no? So meron din po mga pagkakataon na nagta-transition po tayo, no? So may mga pagkakataon po na meron tayong nararamdaman po na despair, na may pain. And dito po sa Psalm 13 verses 1 and 2, makikita po natin talaga yung pain, no, sa puso ni David na parang, Lord, hanggang kailan ako magtitiis? Hindi ko na yata kaya to. Ayoko na. Hindi niya sinabing ayoko na. Anong sinabi niya? Lord, tulungan ninyo ako. Lord, magparamdam kayo sa akin. Lord, bigyan niyo ako ng lakas. Ibalik niyo po yung lakas ko. And hindi lang siya nanalangin. Hindi niya hiningi yun na parang suntok sa buwan or anything. Na parang wishful thinking. Hindi po. Nanalangin siya na alam niyang ibibigay ng Panginoon yung ipinanalangin niya. Ba? Kaya ito po, no? Expression of faith po ito and confidence. I trust in your unfailing love, no? Walang mintis ang pagmamahal, no? And I will sing your praises for you are good to me. Praise the Lord pa rin. Kahit ganito yung sitwasyon ko, praise the Lord pa rin. So ganyan po si David. Ngayon po tayo, nagdaraan po, ang buhay po kasi ay hindi naman po yan patag na dire-diretso lang. Alam naman po natin lahat yan. Meron po mga pagkakataon na talaga pong andun po tayo sa taas. No? May mga high points po tayo sa ating buhay. Mga pagkakataon po na andali-dali pong sabihin. Actually, hindi lang sabihin, kundi talaga sa buhay, praise the Lord. Diba? Pagdating po dito sa church, eh talaga pong kapag ka-praise na, banat na ng music, eh talagang hindi pwedeng hindi papalakpak, hindi pwedeng kakanta ng malakas, hindi pwedeng magtataas ng kamay, minsan nga po sumasayaw pa. Diba? Damandama po nila yung presensya ng Panginoon, minsan bukang bibig na nila, praise the Lord, madalas natin na maririnig yan sa kanila. They feel safe and secure dahil damandama nila yung presensya at pagkilos ng Panginoon sa mga buhay nila. And everything seems to be falling into place. But then again, hindi sa lahat ng pagkakataon ganito po ang buhay ng tao. Meron din po mga pagkakataon na kung minsan po nasa taas, minsan naman po nasa baba. Ito naman po yung mga panahon na tayo po ay malungkot. Yung mga panahon po na hindi kasing dali na mag-praise the Lord.
na siguro po eh kapag po pagdating dito sa church eh ganito yung iba po siguro, no? Wala naman po sana magagalit sa akin eh ganito po mag-praise and worship, ano? Na parang hindi nila maramdaman eh, parang Lord, andiyan ka pa ba talaga? Do you really care? They feel insecure, they feel vulnerable, they feel afraid and alone. Kasi hindi nila maramdaman yung presensya ng Diyos. Parang andun sa kaisipan nila yung anong klaseng Diyos yung magpapahintulot sa akin na magdaan sa ganito. Lalo na po yung mga bago mananampalataya o hindi pa po siguro ganong kalalim yung kanilang faith. Yan po ang naitatanong nila eh. Bakit ako nagdadaan sa ganito? And meron po mga tao no, na nade-discourage sila dahil po doon sa kalagayan nila. May mga tao po na umaayaw na. Lord, ang hirap naman ito. Ayoko na. Parang hindi ka naman totoo sa akin, kaya ayoko na. May mga tao pong gano'n, nakakalungkot po. Pero yung kaisipan po na yon, na hindi po natin na iniiwan tayo ng Panginoon, na pinababayaan tayo ng Panginoon, na pinagmamalupitan tayo ng Panginoon, yan po ay daya ng kaaway. Hindi po yan totoo. Kasi po ang totoo, hindi po lumalayo sa atin ng atin pong Panginoon. God is never too far away. Amen. Lagi po natin kasama ang Diyos. Amen. Okay. Sabi po sa, ayan po, Isaiah 43:2. When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. May kanta po tayo nito na Tagalog, di ba po? Yung kasama natin ang Diyos. Hindi ko po kakantahin. Alam niyo naman po. Hindi niyo po ako mapapakanta. Kahit ano pong ligaw ninyo sa akin na sumama po sa music ministry, kontento na ako maghanda ng lyrics ng atin po mga singer. Hanggang doon na lang po. Okay? Pero yun nga eh. Ano man yung pagdaanan natin kasama natin ang Diyos. Diba? Tayo man ay kailangan tumawid sa rumaragas ang ilog, no? O maglakad sa nagbabagang apoy. Hindi tayo maaano dahil kasama natin ang Diyos. Yan yung alam nung tatlong youth, no? Dun sa, yung sila po ay nilagay dun sa furnace po, no? Ano po Tagalog? Bulig ba yun? Nilagay po sila dun sa furnace, di ba? Ayun, basta ayun po, furnace. Sorry po, hindi ko po alam yung Tagalog. Alam nyo naman po, ang babaw ng aking vocabularyo. Ayun, salamat po. Inilagay po sila doon, di ba? Pero, sabi nga po, talagang pinagbaga ng husto yon na talagang sobrang, siguro po, maputi na po, no? White hot na talaga. Nasunog po ba sila? Hindi. Tapos yung tinignan po sila doon, eh tatlo lang naman silang inilagay doon, pero may pang-apat. Kasama nila ang Diyos. Yung pang-apat, si God yun. Yun ang alam ng mga ano. Yun yung, ganun talaga eh. Kasi kapag ka, ikaw eh sa Diyos, talaga hindi ka pababayaan ng Diyos. Okay? Ito naman, Matthew 20:20, pangako sa atin ng Panginoon, and surely I am with you always. Hindi po sometimes, always po. Wala pong kondisyon yan, lagi. Okay? Until when? The very end of the age. Until the end of time. Kasama natin ang Diyos. Hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Huh? And alam ni David yan. Sabi nga niya doon sa Psalm 23, ito po yung, wala pong title yung psalm na yon, pero ang tawag ko lang po doon eh, David is chill, no, na psalm. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and staff, they comfort me. So alam ni David yon. So ngayon kung alam pala ni David, no, na hindi naman siya nilulubayan ng Diyos, bakit niya nasabi yung, Lord, hanggang kailan ka magtatago sa akin? Hanggang kailan ka hindi magpaparamdam o magpapakita sa akin? Ngayon po, mahalaga po no, na maintindihan natin na hindi po yan ibig sabihin na nagda-doubt si David. Hindi po. Kundi yan po ay expression ng pain na nararamdaman po ni David. Alam niyang hindi yun totoo, pero ganun kasi yung nararamdaman niya. And he was being honest before God. Na Lord, alam ko naman na nandiyan ka pa rin, pero hindi ko po kasi talaga maramdaman. It's a matter of ano. I mean, he was being honest with God.
At sana ganun din tayo pag lumalapit tayo sa Panginoon, honest tayo kung ano yung nararamdaman talaga natin. Ba? Hindi tayo nagpapa-impress kasi the Lord can see through all of that. We cannot pretend to be happy when we're not. We cannot pretend to be okay when we're not. And God is after what's in our heart. Hindi yung kung ano yung expression natin, hindi kung ano yung sinasabi natin. Okay? Ito po, alam na, favorite po natin to, memory verse po, Hebrews 13:5. Never will I leave you, never will I forsake you. Hindi ka na nga iiwan, hindi ka papababayaan. Yan ang ating Panginoon. Okay? And ito pa po, John 10:28. I give them eternal life and they shall not perish. No one will snatch them out of my hand. So tayo po, no? Hawak po tayo ng Diyos. Hindi po yan yung tipong basta nandun lang tayo tapos andun si Lord kasama natin. Hindi. Hawak tayo ng Diyos. And yung hawak sa atin ng Diyos ay mahigpit. Walang makakasnatch sa atin. Diba? Hindi, kumbaga parang ano yan eh. Diba? Uso kasi dito po sa atin yung mga nang sasnatch po ng telepono. Diba? So ang hawak po natin dun sa phone eh talagang sobrang kapit eh. Mas makapit pa po dun ang hawak sa atin ng Panginoon. Talagang hindi po tayo basta-basta maaagaw. Ayun nga lang po, minsan, kung talaga pong sinasadya po natin na magpaagaw, tayo na po yung may problema na. Hindi na po ang Panginoon. Okay? Ito po, isa pa po memory verse. No? Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Hindi po ba ang sarap pong kahit isipin man lang na yung kasama po natin, yung hindi po tayo nilulubayan, hindi po tayo binibitiwan, yung nagdadala po sa atin through all of the hardship ay walang iba kundi ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. May ari na langit at lupa at lahat. No? Sabi nga po, Psalm 24 po yata yun, the earth is the Lord's and everything in it. Hindi po ba napakalaking kagalakan po sa atin noon na kasama natin ang Diyos? Na hindi siya disinterested sa atin, na nandun lang siya, wala siya pakialam sa atin. Meron po kasi ibang mga tao, ganun po kaisipan eh. Pero tayo po alam natin na the Lord is deeply concerned about each and every one of us. Kilalang kilala niya tayo. Bago pa man po tayo isilang, kilala na niya tayo. Bilang nga po yung hair strand sa atin pong ulo, di ba? So ganyan po ang ating Panginoon. May karugtong pa po itong Isaiah 41:10. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. So hindi lang hawak na gano'n, talaga uphold, di ba? Itataguyod ka at bibigyan ka ng kalakasan. Minsan, akala nyo, hindi nyo na kaya, di ba? Parang, Lord, ang hirap naman ito. Hindi ko na yata kaya, hanggang dito na lang yata ako. And then you will realize later on, you're still standing, di ba? Kinakaya mo pa rin ang lahat kahit mahirap. Bakit? Sarili po bang kalakasan yon? Hindi po. Sa Panginoon na po nanggagaling yon. Okay. And ang kagandahan pa po dyan, no, kasama natin ng Panginoon, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan, hindi tayo bibitiwan, at binibigyan tayo ng lakas. Ito pa po yung makakasiguro tayo. Kapag po kumilos ang Panginoon, intentional yan. No, sa Panginoon po, wala pong trip-trip lang. Hindi po siya tulad ng tao na parang kakain ako doon sa tigwa 1,000 yung halaga per person. Mahal-mahal, di ba? Ba't ka kumain doon? Wala ka namang pera. Wala, trip ko lang. Wala pong ganun sa Lord. Lahat ng ginagawa niya intentional. Meron siyang plano sa bawat isa sa atin. Yun nga lang kasi, syempre, hindi naman natin nakikita yung kabuuan ng plano na yon. Minsan nga, hindi natin naiintindihan. Hindi po minsan, hindi talaga natin naiintindihan. Diba? Kasi hindi naman po talaga intended na maunawaan po natin kung ano po yung plano o yung gawi po ng Panginoon. Diba? Sa Isaiah nga po, sabi, your ways are higher than my ways. Your thoughts are not my thoughts. Okay? So yan po, no? Hindi po tayo iniiwan ng Panginoon. Hindi po tayo iniiwan ng Diyos. Ngayon po, that gives us comfort knowing nakasama natin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Kahit tayo po ay nahihirapan, kahit po tayo ay nagigipit o ano pa man. Pero it begs the question, bakit po ba kailangan dumaan sa mga ganito pong pagkakataon? Alam nyo po, nung ako po medyo bata-bata pa, not too long ago, no? 2018,
Hindi pa naman po na too long ago yun. 6 years ago lang po. Alam po kasi sa office noon na bago po akong Christian noon, may nagtanong po sa akin, kung mapagmahal ang Diyos, bakit daw may nagsasuffer? Bakit may puwang pa rin yung suffering? Bakit may puwang pa rin yung kahirapan? Hindi ko po nasagot yung tanong na yun. I don't claim po no, to have the answer to that question, pero tignan po natin kung ano po yung sinasabi po sa Bible. So, kung titignan po natin no, yung mga verses po sa Bible no, about suffering, makikita po natin na isa po sa mga purposes nito ay ma-build up tayo, ma-develop tayo, ma-perfect tayo. Okay? Sabi nga po, Romans 5:3-4, not only so, but we glory in our sufferings because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. Sa Tagalog, tayo ay nagdaraan sa mga ganito, sa hirap, no? Dahil ito yung nagde-develop ng ating pagiging matyaga, no? Yung ating karakter, pagkatao, at yung ating pong pag-asa. So, titignan natin, siguro hindi kasi apparent eh, di ba? Parang nakikita natin, parang nanghihina tayo. Pero this is a way, no? Sufferings can be a way to build us up, to strengthen us. Okay? Ito pa po, 1 Peter 1:7. These have come so that the proven genuineness of faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Okay? Ito naman po, James. So alam po natin to. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Okay? So, nidine-develop yung perseverance natin through this. Okay? And binibuild up yung ating character dito. Sino pong familiar dun sa proseso po ng forging? No? Yung, hindi po yung nanggagaya ng pirma. No? Yung sa spada po. No? Kunyari po, nagmagawa po. No? Yung mga swordsmith po na tinatawag. Or blacksmith. Yan pong paggawa ng spada. No? Mabusising proseso po yan. And as the picture suggests, no? Marami pong heat na kailangan pong gamitin dyan. Una po, no, yung metal po na ginagamit doon, kailangan pong tunawin. Pagka po tunaw na, ibubuhos po dun sa hulma. Ngayon po, yung hulma na yon, hindi pa po yun yung final na shape po ng sword. So, dadaan pa po yan dun sa proseso na isha-shape pa po yan nung smith. So, habang mainit pa yan, habang red hot pa, minamartilyo yan, hanggang sa maayos yung forma, tapos pagka lumamig na ulit, iinitin na naman, babalik dun sa furnace, ganun na naman, tapos iinitin na naman, hanggang sa makuha yung final na forma. Ganun din po tayo, mga kapatid. No? Dinedevelop tayo ng Panginoon through these sufferings. Kasi nga, kung hindi tayo magdadaan sa ganito, hindi natin marirealize kung ano ba talaga, what are we capable of? Hanggang saan ba talaga tayo? Saan ba talaga nang gagaling yung lakas natin? And if we claim, no, and ito nga yung pinoprofess natin, na Jesus is the author and finisher, or sa iba pong translations ng Bible, no, pioneer and perfecter of our faith. Hindi po ba dapat, hinahayaan po natin na i-perfect niya tayo. And this is one way of achieving perfection. Kaya po yung metal po na napaka rough pa ng itsura sa umpisa, nagiging magandang sword po siya. Dahil po doon sa proseso ng paulit-ulit po na pag-iinit at pagpupukpok ng martilyo hanggang sa makuha po yung kung ano po yung dapat na kanya pong hugis at itsura. Ganon din po tayo. Kasi po yung pupuntahan natin, mamaya po dadaanan natin, yan po ay lugar na perfect. Wala pong lugar ang imperfect doon. So kailangan po, kung tayo po ay makakarating doon, kailangan po tayo ay perfect. And ito pong panahon natin sa mundo, ito po yung time na mapaperfect po tayo. So kung if we profess that Jesus Christ is our pioneer and perfecter, or the pioneer and perfecter of our faith, then we must allow ourselves to be perfected. So kung nagdaraan man tayo sa hirap, gano'n natin siya tignan. Huwag natin siya tignan na ang hirap lang. Okay?
kundi yung hirap na yun, meron yung purpose na mahalaga. Kasi nga, dine-develop yung ating character. So yun yung una po, no? It develops our character. It builds us up. Pangalawa po, it's a way of blessing. Ngayon po, siguro parang talaga ba, bro? Ang hirap naman yatang, it's hard to wrap one's mind around this idea, no? Pero sabi nga po, di ba? Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, the person will receive the crown of life. Yun po kasi, no? The perfection process, no? Requires us na talagang magdaan tayo sa ganito. And nandun naman din yung gantimpala. If we persevere, no, through all of these trials, if we continue walking, continue moving forward by faith, malaki po yung gantimpala. No, wala pong tatalo dun sa gantimpala po na naghihintay po sa atin. No? Sabi nga po ng ating Panginoon, blessed are those who mourn, for they will be comforted. Hindi rin naman po magtatagal yung mga panahon po na tayo ay nagdaraan po sa hirap, di ba? Dumarating din po yung mga kapanahunan po ng kagalakan. So, naghihintay, ano po tayo? No? We wait expectantly and we continue walking in faith. Yun po kasi mahalaga. We have to keep moving forward. Kung naalala niyo po yung huli ko pong na-share sa inyo, mahalaga po, no, na nagpapatuloy tayo sa buhay. Hindi tayo nagpapadaig, hindi tayo nagpapatalo, hindi tayo nagpapapigil. Okay? So, to bless us. Number three po, sufferings exist to draw our attention to God. Minsan po kasi, no, kapag po sagana po tayo, kapag lahat po tayo ay healthy and happy, siguro po sasabihin natin, ay, damandama ko talaga yung presence ni Lord. Masaya ako kasi talagang hindi kami pinababayaan ni Lord. Pero malamang sa malamang, darating yung panahon na you start taking God's goodness for granted, na parang given na, na lagi namang ganun. Tapos pag dumating na yung panahon ng kahirapan, yun na, ayaw na, galit na, masama na loob. So sa mga panahon po kasi na yun, kailangan natin makita kung hanggang saan lang yung kaya natin gawin, kung hanggang saan lang yung meron tayong control. And dun sa mga bagay na hindi na natin kayang gawin, dun sa mga bagay na wala na tayong control, ano gagawin natin? I-surrender na natin sa Diyos yun. Okay? And kapag sinurrender natin sa Diyos yun, makakasiguro naman po tayo na hindi naman po tayo pababayaan ng Diyos. Wala naman pong, di ba, lagi nga po natin naririnig, hindi natutulog ang Diyos. Alam po niya yung ating plight. Alam po niya kung ano po yung ating mga kakulangan at kapangangailangan. Hindi niya po tayo pababayaan. So, doon po tayo tumanaw. And ang Diyos po natin, ito po, siya po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Nadaig na po niya ang lahat. Maging ang kasalanan po. Ba? Ito nga po, I have told you these things so that in me you will have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Okay? Ito pa po, no, yung kanina po, Hebrews 12:2, no? Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. And ito pa po, no, yung deliverance naman po ng Panginoon. The righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. Kasi yan po ang Diyos natin. Ang Diyos po natin ay makapangyarihan sa lahat. And kapag po yan talaga yung ating pinaniniwalaan at yan ang ating pinananaligan, mapapawi na po yung anxiety sa puso natin. Kasi alam natin, may mga bagay talaga wala tayong magagawa kahit pilitin natin. Pero dun sa mga bagay na yun, merong magagawa ang Diyos. And God will work mightily. Kasi po ang pagkilos ng Panginoon, bukod po sa merong katuturan, merong purpose, ang pagkilos po niya ay talaga po minsan hindi nyo na maintindihan paano po nangyayari. Kunyari po, meron po kayong pangangailangang pinansyal. Tapos nadaragdagan pa po with each passing day ang gastos. Akala nyo hopeless na. Biglang may pumasok na pera. Sagot na yung mga pangangailangan nyo. Hindi nyo malaman paano nangyayari yon. Ganon kumilos ang Panginoon. That's just one example. Yung mga galing, yung mga sakit na para bang hindi nagagaling. Ilang doktor na yun napuntahan, sabi lang, wala na po kami magagawa dyan, so i-manage na lang natin yung sintomas. I-improve na lang natin yung quality of life hanggat maaari. E gumaling. Hindi maipaliwanag ng mga doktor kung paano gumaling.
pagkilos po ng Diyos yun. So yan po ang Diyos natin. Siya po ang may gawa na lahat eh. Kung kaya po niyang gawin ang langit at lupa, kaya po niyang hatian ng dagat, kaya po niyang bigyan ng maraming offspring, no, yung mag-asawa po na hindi makapag-anak. Kung kaya po niya na i-cancel lahat po ng ating mga kasalanan sa pamamagitan po ng kanyang pagpapakasakit, mahirap pa po ba sa kanya na nabigyan po tayo ng katugunan sa mga panalangin natin? Mahirap pa po ba sa kanya na pagalingin po yung mga sakit? Mahirap pa po ba sa kanya na tugunan po yung mga pangangailangan natin? Ano man pong klase pangangailangan yon? Maliit na bagay na lang po. And lahat po tayo, yan po ang patotoo natin. Okay? Ito pa po, no? 2 Corinthians chapter 1, verse 3 and 4. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. So puro comfort, comfort, comfort. Pero basically, no? Our God will not only give us comfort, He is the God of comfort. Okay? So kung kailangan natin ng peace sa ating puso, look no further. If we need comfort in times of trouble, look no further. Okay? Let us draw near to God and we will find comfort. We will find peace. We will find rest. Okay? Ganyan po kabuti ang ating Diyos. And yan po ay mapanghahawakan natin. No? Kung ako po, no, hindi ko po mapanindigan yung pangako ko po matatapos tayo ng isang oras, ganun po talaga kasi tao lang po ako. Pero, hindi, tuto pa rin po natin yan. Pero ang Panginoon po, pag nangako, talagang mapanghahawakan natin kasi never talaga na papalya ang Lord sa kanya pong promise. Tayo kasi, hilig natin, alimbawa na lang po, no, meron tayong hinihiling sa Panginoon. Tapos sa sobrang intense na, no, nung ating longing for that thing na hinihiling natin, nangangako tayo sa Lord. Diba? Na, Lord, pag binigay niyo sa akin to, ganito gagawin ko, bla bla bla. Maglilingkot ako sa inyo, bla bla bla. Ang Lord naman, mabuti, binigay nga sa'yo. Naglingkot ka ba? Diba? Pagkasingilan na, diba? O, maglilingkot ka sa Panginoon, diba? Wala oras eh. Natamad ako eh. Pagod na ako eh. No? O kaya nakalimutan na altogether. Ganun po kasi ang tao. Pero ang Lord po, talagang walang mintis yan. Walang palya yan. No? Works every time. Okay? So, yun po yung pangatlo, no? To draw our attention to God. And also, to draw our attention to the goal. Kasi po yung atin pong buhay Kristiyano, yan po ay race. Di ba po? Tayo po ay tumatakbo. Sabihin niyo po sa akin, hindi ko kaya tumakbo, mahina na yung legs ko. Figuratively speaking po, tumatakbo tayo. Bakit po tayo tumatakbo? Kasi po meron po tayong gustong marating po na finish line. Ano po yun nasa finish line? Ito po. No? Rejoicing. Okay? So ito po, no? You can think of this verse, no, in the context of yung transient nature of our suffering, sa natatapos din yan, and also the time na wala na talagang suffering at all. Okay? Kasi darating at darating yung panahon na matatapos lahat ng hirap natin. Aalis na tayo dito. We have to remember, this is not our home. Okay? Kumbaga, testing ground lang to sa atin. Dito tayo pinaperfect. Ito yung anvil, kumbaga. Yung anvil po, yun yung hindi po yun yung gamot sa sakit ng ulo. Yun po yung kapag po nagpapanday, doon po pinapatong yung bakal, tapos doon po yun minamartilyo. Okay? Ito po yung anvil. Pagkatapos po nito, pag perfect na tayo, doon na po tayo sa lugar na perfect din. Ito nga po, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. Wala na pong iyak-iyak dito, wala na pong sakit dito, wala na pong despair dito, wala na pong kawalan ng pag-asa dito. There's going to be nothing but joy and jubilation. Kasi kasama na natin for all eternity ang ating Panginoon.
the source and the maker of all things bright and beautiful. Exciting po, di ba? Very exciting. And although yes, we grieve, no? Mamimiss po natin yung ating mga kapatid na nauna na po sa atin doon po sa lugar na yon, no? Sina si Pastor Papa, si Sister Conching. Pero ang kagalakan po natin sa Panginoon, alam po natin na naroon po sila sa lugar na wala na po silang mararamdaman pong hirap, wala na po silang mararamdaman pa pong sakit. Kasama na po nila ang Panginoon magpasawalang hanggan. Kaya praise God, no? Salamat po sa Panginoon. Ito po yung binasa natin kanina, no? Yung perseverance. Bakit daw po? Lesset yan. Kasi po merong gantimpala. Ayun nga po yung buhay na yon. Yung buhay na walang hanggan, nakasama na natin ang Lord. Kasi po kung ngayon pa lang na nararanasan po natin yung mga hirap sa buhay natin at umaayaw na tayo, hindi tayo makakarating dun sa finish line. Diba? Para po tayong, sino po nagmamarathon sa inyo? Wala, wala po. Marathon po na takbo, hindi po yung Netflix, no? Hindi na nga yata marathon tawag doon, binge watching na, no? Yung marathon po, syempre tumatakbo po kayo noon. Gusto nyo po makarating sa finish line. Gusto nyo po manalo eh. O kung hindi man po kayo mananalo, at least matapos nyo man lang. Eh kapag ka nandun ka pa lang, parang nakakaisang kilometro ka pa lang, umaayaw ka na. Tapos sasabihin mo, ayoko na nga, pagod na ako. Bahala na sila dyan. Hindi ka matatapos. Andun ka na lang, hindi ka na makakalis doon. Sayang naman. Kaya nagpapatuloy tayo. Nagpapatuloy tayo sa ating pumangalakbayan. Ano man yan? Diba? Favorite song nga po natin, ano po yun? Through It All. Again po, hindi ko po kakantahin dahil alam nyo naman po, hindi ko na po kailangan sabihin, alam nyo na po kung bakit. No? Pero meron pong lyrics on, "You carry me in everlasting arms, you will never let me go through it all." So, through all of the pain, through all of the suffering, makakasiguro po tayo na hindi lang po tayo sasamahan ng Panginoon, siya po yung magdadala sa atin. Kanina po, kinanta natin yung Eagle's Wings. Diba? Meron pong version, nalimutan ko lang po kung anong version specifically. Diba? Pero para tayo, those who hope in the Lord, no? Those who wait on the Lord, para silang on Eagle's Wings. Diba? Para tayo on Eagle's Wings. So, ayun, ganun tayo. No? Talagang dinadala tayo ng Lord. And just as a father, kunyari po, imagine niyo na lang, wala po akong picture, no? Hindi na po ako nakahanap. Kunyari po, yung tatay, no? Tinuturuan po niya yung anak niyang lumangoy. So, syempre po, dadalhin po niya sa swimming pool. Hindi naman pwede po dun sa swimming pool na yung binobomba lang po na hanggang dito lang po yung taas. Kailangan po yung malalim-lalim ng konti para po matutong lumangoy yung bata. Eh, syempre po yung bata, natural, takot yan sa tubig. Kapag po inilagay niyo yan sa tubig, no, kunyari, pinato niyo lang ng ganyan, talaga magpapanik yan. Diba? So ano pong gagawin ng tatay? Hahawakan niya yung kamay. Diba? Na huwag kang matakot, hawak kita, hindi ka malulunod. Parang ganun po ang ating Diyos sa atin. He is the good Father. Diba? Kaya nga po may kanta, kung familiar po kayo with contemporary Christian music, kilala niyo po si Chris Tomlin. Meron pong kanta na Good, Good Father. Yun po yung character ng atin pong Diyos. Okay? So, ayos po. Siguro po iniisip nyo, wow, ang ganda niyan, bro. Salamat at muli kami napaalalahanan yan. Pero minsan talaga may mga pagkakataon na hindi natin maramdaman talaga yung presensya ng Panginoon. Alam natin nandyan siya. But like David, it seems as if we have been deserted. It seems as if we're alone. It seems as if we're left to our own devices. So if we find ourselves in that situation, which we will at some point, ano po yung dapat natin gawin? How do we navigate yung season po ng buhay natin na ganito? Una po, syempre, pray. Okay? Magpe-pray po tayo. Sabi nga po, sorry. Okay? Sabi nga po sa ating manual, no, na I think tatalakayin po mamaya sa Sunday school, dala nyo po ba yung inyong mga manual? Yes. Mabuti naman po kasi magsa Sunday school po mamaya kapag po wala kayong manual, eh ano pa naman yan, di ba?
So yung prayer po, no, kung titignan nyo po sa page 3, yan po ay isa sa mga spiritual disciplines po, no, na kailangan natin para lumago po tayo. Hindi ko po pangungunahan yung Sunday school po natin, no, pero isa po yan. Yan po yung G. Yan po yung G dun sa growth, no? Go to God in prayer daily. Ang pananalangin ay, ano daw po, pakikipag-usap sa Diyos. Sorry po, nawala yung aking slide at medyo lumagpas siya. Ayan. Okay, pakikipag-usap po sa Diyos, yung prayer. Kapag po tayo ay nagpe-pray, tayo po ay nakikipag-usap po sa Panginoon. Sinasabi po niya sa Kanya kung ano po yung nilalaman ng ating puso, ano po yung nilalaman ng ating isip, at ano yung mga kahilingan at pangangailangan natin. Actually po si Lord, alam naman niya eh. Kahit hindi natin sabihin, alam naman po niya eh. Di ba? Meron naman po siyang random access po sa ating mga isip at puso. So, hindi natin kailangan, kahit hindi natin sabihin, alam niya. Pero hindi kasi yun yung habol niya. Ang habol niya, yung maging tapat tayo sa Kanya, yung maging malapit tayo sa Kanya, yung meron tayong fellowship sa Kanya. So, when we pray, that's what we do. We fellowship with God. Hindi yan yung tipong meron ka ng listahan ng kailangan mong gawin sa isang araw, tapos, ah, okay, nag-pray na ako, sige, pwede na ako matulog. Hindi po siya ganun lang. Iba po kasi ganun eh. Di ba? Kaya pag nag-pray, parang nagtutula lang, parang blah, 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 blah. Tapos, tapos na. Di ba? Nag-pray na daw siya. Hindi po yun ang hinahanap po na prayer. Kundi yung prayer po na tapat tayo. Tulad po ni David, di ba, na again, he was not doubting, but that's how he felt. He felt as if God was distant. Kaya niya nasabi yung, hanggang kailan ako magtitiis, Lord? Hanggang kailan mo ko tataguhan? So, ganun din po dapat tayo in prayer. Minsan po kasi nagkakaroon po tayo ng mga maling kaisipan po kapag nananalangin tayo. Halimbawa po, iniisip natin minsan na kapag mas mahaba yung prayer natin o mas madalas po natin ginagawa o mas marami pong ulit, eh, better chances of winning. Para pong raffle, di ba? Pag mas marami po kayong ticket na pinasok, eh, mas malaki po yung probability na kayo po yung mabunot. Hindi po ganun ang pananalangin. Hindi po ganyan ang siste po sa Panginoon. Kasi po, sarili na lang po natin pag susumikap yun eh. Kung ganun po ang tingin natin sa panalangin na parang ticket, hindi po siya ganun. And lagi po natin tatandaan na meron man po tayong kahilingan and yes, pwede nating ilapit sa Lord yan, no? Matthew 7:7. Ultimately po, ang kalooban pa rin po ng Panginoon ang masusunod sa buhay natin. So kung yung hinihiling po natin ay hindi po ayon sa kalooban ng Panginoon para sa atin, huwag po natin ikasasama ng loob kung hindi po na ibibigay sa atin. Kung hindi po tayo na pagbibigyan. Yan pa po kasi ganun eh. Pray naman ako ng pray. Alos araw-araw na nga, para 10 beses na ako nagpe-pray. Paulit-ulit yung prayer ko. Nanunumbat pa sa Panginoon. Anong karapatan natin manumbat sa Panginoon, di ba? Tayo na nga yung nasa mali, tayo pa yung nanunumbat. So, huwag tayong ganun. Okay? And, syempre, hindi naman pwede po na pag nananalangin tayo, puro hingi. Okay? Sabi nga po sa Matthew 7:7, kung may kailangan tayo, hingin natin at ibibigay sa atin ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Pero, hindi naman po pwede na ang prayer natin, eh, Lord, bigyan niyo ako ng ganito, bigyan niyo ako ng ganyan. Amen. Kung maaalala niyo po, I think si Sister Letty po yun, may naituro po siya sa atin na apat po na components ng prayer, no? Yung ACTS po na acronym. Natatandaan nyo po ba? Nasa notes nyo pa po ba? O last year pa po kasi, nagpalit na po kayo ng notebook, so wala na po siguro. Sige po, so isa-isayin po natin. Una po is adoration, no? Praise. Pangalawa po is confession. Ihihingi natin ng tawad yung atin po mga kakulangan at kasalanan. And wala makakapagsabi sa atin na wala tayong kakulangan sa harap ng Diyos. Pangatlo po, thanksgiving. Kailangan po nating pasalamatan ng Panginoon sa lahat po ng kabutihan, lahat po ng tinatamasa natin. Kasi yan po ay blessings po lahat ng Lord yan. And pang-apat po, ito na po yung supplication. Ito po yung paghingi. So, component lang po siya. Hindi po pwedeng hingi. Diba? Na parang genie yung tingin natin sa Lord. Yung iba po kasi ganyan eh. Tapos ang masama pa po dyan, tinuturo po sa anak ganun din. Diba? Ang tututuro, pag-pray ka, ganyan ka, tapos hingin mo kay Papa Jesus, di ba, maling paniniwala, maling katuruan, di ba, na bigyan ka ng ganito, bigyan ka ng ganyan, bigyan ka ng ganito. So yung bata naman, natututo rin ng ganun.
Diba? Imbes na lumago sa pananampalataya sa Panginoon, no? Sabi nga po, ang pananampalataya nasa Panginoon, 'di ba? Panginoon, 'di ba? Hindi Panginoon. Huwag po tayong ganoon. Okay? So pag nananalangin tayo, dapat po tama 'yung motivations natin. As with other things, no? Dapat po laging tama 'yung ating motivations. Okay? And ito nga po, no, nakita ko lang po sa jeep to. 7 days without prayer makes one week. Okay, W-E-A-K po. Mahina. So kapag po hindi tayo, hindi natin pinapractice yung disiplina po ng pananalangin, yan po, eh, wag po tayo magtaka kung tayo po ay nanghihina, kung tayo po ay napanghihinaan loob. Sabi nga po, no, nakita ko po ito sa net. No? Baka po hindi nyo nababasa, so babasahin ko na lang. Without God, our week would be sin day, mourn day, tears day, waste day, thirst day, fight day, and finally, shatter day. Okay. So connect to power, connect to God in prayer. Okay? And when we pray, kailangan yung puso natin andon, nakaayon. Okay? Hindi yung humihingi lang tayo, hindi yung kung ano yung gusto lang natin. At matuto naman din po tayo makinig. Minsan po kasi salita tayo ng salita, tapos hindi naman tayo nakikinig. Hiling ka ng hiling, pero kinakausap ka na ng Lord, eh, hindi ka naman nakikinig, hindi ka naman nagpipay attention. Hindi naman pwedeng ikaw lang ang nagsasalita. Pagsalitay mo naman ng Panginoon. So yan po, no? Number one, pray po tayo. Pangalawa po, kailangan po surrender tayo. Magtiwala tayo sa Panginoon. Ang dali pong sabihin, ang dali pong kantahin, lalo na po kapag ka God of Ages yung atin pong praise song, ang bridge po nun, na again, hindi ko po kakantahin, I trust in you with all my heart, di ba? Tapos feel na feel pa natin yung pagkanta na talagang gwaganon pa tayo, di ba? Ang tanong, talaga po ba? Totoo po ba sa atin yon? Nagtitiwala po ba tayo sa Panginoon? Kasi ang dali pong sabihin eh. Pero sa mga panahon po ng kagipitan, sa mga panahon po ng kahirapan, dyan po nagkakaalaman kung talaga nga na isinuko na natin sa Panginoon yung ating buhay. Sabi nga po sa Proverbs 3:5-6, alam po natin, but trust in the Lord and lean not on your own understanding. Commit your plans to the Lord, something like, sorry, hindi ko po maalala yung specific, no? And He will make your paths straight. Kailangan po 100%. Pagka sumurrender po tayo, full surrender po yon. Hindi pwede yung magtitira ka sa sarili mo. Ang lagi nga po nating analogy po dun sa proseso po ng pag-surrender eh yung ikaw yung nagda-drive ng kotse mo. Eh ayaw mo na mag-drive kasi pagod ka na. O hindi mo na malaman saka pupunta. So ipapadrive mo na sa Panginoon. Lord, kunin mo na yung manipela. Ikaw na mag-drive. Hindi naman pwede no, na kukunin na ng Lord yung manipela, nakahawa ka pa rin. O kaya naman, nagdadrive ang Panginoon, nakahawa ka doon sa handbrake, tapos gaganon-ganonin mo habang, hindi naman po pwedeng ganon. Kapag po nilet go natin yung isang bagay, wag na po nating bawiin, wag na po nating, kumbaga, bukas palad po. Ba? Let it go. Sabi nga po doon, hindi, luma na yan eh, 10 years ago na po yata yung pelikula na yan. I-let go po natin. Kasi po yung katiting, kahit konti lang, kahit 1% lang na ititira pa natin sa sarili natin, yan po yung magdudulot ng kabigatan sa atin eh. Yan po yung magbibigay ng anxiety sa atin. Yan po yung magpapahina sa atin. So pagka sinabi natin, I surrender, surrender talaga. Hindi pwede yung partial, hindi pwede yung may condition. Hindi po pwede yung sabihin sa Panginoon, Lord, sa'yo na buhay ko, basta ganito, ganyan, ganit. Hindi. Kailangan 100%. Unconditional. Okay? And siguruhin po natin sa mga sarili natin, no, before we even say that we surrender our lives to the Lord, na talaga nga pong handa tayo i-surrender yung mga buhay natin sa Panginoon. Sabi nga po, don't commit too soon. I think message po natin from several weeks back yon. Huwag po kayo mag-quit too soon. Kailangan po surrender natin lahat. Lahat po, kahit yung sa tingin natin, eh, parang feeling naman natin, kaya natin, kahit na hindi naman talaga, surrender na natin. Kahit yung mga maliliit na bagay, halimbawa po yung mga bata, no? Mga makabata naman ako para na matanda ako na, yung mga PST,
total tinurnover niyo na ako. You know, nilagay, tinapon niyo na ako sa PJP. Okay? Kasi matanda na ako eh, di ba? Masyado na ako matanda para sa inyo eh. So siguro naman pwede ko na kayong pangaralan. So kayo, no? Minsan kasi pagka teen, alam ko to kasi nagdaan ako sa ganito. I was a teenage boy once. And dumating ako dun sa point na gusto kong magka-girlfriend. Bakit? Wala. Gusto ko lang magka-girlfriend. Gusto ko ma-experience kung may kahawak ako ng kamay. Gusto ko ma-experience kung may ina-I love you ako. May kadate ako sa Valentine's. Diba? Usually, ganun ang motivation. O, ngayon naman yata, kasi nung panahon ko, wala, nung teenager ako, wala pang TikTok eh. Ngayon naman, pang TikTok na lang, diba? Pang Instagram, diba? Masabi lang na, diba? Yung nakakaumay na nga eh. Puro pagmumukha nila yung laman ng... Anyway, diba? Dumaan ako sa ganyan. And ganun yung nagiging motivation. Parang gustong-gusto nating maranasan yung yun. No? Or gusto lang nating maranasan ma-in love. Kasi parang ang thrilling eh. Diba? Thrilling, diba? E ngayon, siguro kung titignan natin, tinatawanan po ng mga nakatatanda sa atin, pero hindi na po kasama dyan pala. Sa mga teenager, malaking bagay yan, crisis ng buhay nila yan. Wala akong date sa Valentine's, wala akong date sa prom. Malungkot ako. Eh lalo na kung yung lipunan natin, eh pinamumukha talaga sa'yo na pag single ka, malungkot ka. Kapag nakita kang kumakain mag-isa sa labas, pipicturean ka pa. Tapos gagawan ka pa ng kwento, diba? Babait ng mga tao, you know? Eh pagkatiwala nyo sa Lord yung love life ninyo. Hindi lang girlfriend ang ibibigay sa inyo. Hindi lang date ang ibibigay sa inyo. Higit pa. Kasi dapat kung magla-love life na lang naman din kayo, hanapin nyo na yung pangabang buhay na, yung pangmatagalan ha. Hindi yung fling-fling lang. Okay? Kasi alam nyo, kung three lang ang gusto nyo, mag-Disneyland na lang kayo. Mag-enchanted na lang kayo. Maraming thrill doon. Diba? Pero pag tao pinag-uusapan, yung pangmatagala naman, para hindi rin kayo masyado nasasaktan. Kasi pagka come and go yan, siyempre paulit-ulit din yung naha-heartbreak kayo. Eh, ayaw nyo nga naha-heartbreak, tapos nag-i-emo. Sorry po, millennial. Nag-i-emo kayo kapag ano. Advice ko lang naman yon. Okay? So ganun tayo. Isuko nyo sa Panginoon yan kahit ganung klaseng concern. Yung pag-aaral ninyo, masyado na mahirap. Kasi hindi ko po maintindihan ba't ang toxic na ng eskwela ngayon. E pagkatiwala nyo sa Panginoon yan. Sa atin naman po ng mga adults na, yung atin po mga career, yung atin po mga business, doon po sa mga business, ipagkatiwala natin sa Lord yan. And makikita po natin, ang Lord po kikilos mightily sa ating buhay. Ano man pong aspeto yan. No? So kung ikaw bro, no, eh gusto mo ng girlfriend, higit pa sa girlfriend ang ibibigay sa'yo. Sa tamang panahon, mag-aral ka muna. Mag-aral muna tayo para, alam mo yun, first things first, no? At saka maganda yung makikipag-date ka, may pera na kayo. Oh, mahirap yun, hinihingi nyo pa sa magulang nyo yan, eh. Para no, nakakahiya naman, di ba? At least may pera kayo, may ano naman kayo, di ba? Kahit kumain kayo sa masarap, eh, may pera ka naman. Kahit sabihin mo na hindi, okay lang naman kami, kahit doon sa fishbowlan lang kami mag-date. Siyempre, gusto mo naman magpakitang gilas paminsan-minsan. Special sa'yo yung tao, eh. Okay? So, surrender, no? Ano man yan, isurrender natin sa Lord. And makikita natin, ang Panginoon kikilos po ng makapangyarihan sa atin po mga buhay. No? Kung meron naman po sa atin may karamdaman, huwag po kayong mapanghinaan ng loob. Isurrender nyo po yung inyong sitwasyon. Kikilos po ng makapangyarihan ng Lord sa inyo pong buhay. Magkukwento lang po ako ng konti, no? Naalala ko po nung exactly 3, hindi naman po siguro magagalit yung nanay ko, no? Hindi po natin siya kasama dito ngayon, pero kasama po natin siya sa broadcast, praise God. Siya po, exactly 3 years to this day, no? Siya po ay na-stroke. Hindi po namin inaasahan kasi hindi pa naman po siya ganong katanda. And ito po yung panahon na kasagsagan po ng COVID. So ang hirap pong ma-hospital, kahit po simpleng sakit, basta hospital, parang ang hirap. Mas naaalagaan pa nga po yung mga may COVID kaysa doon sa mga walang COVID. Madali po ba yung kalagayan? Ay, hindi. Yung alam mo po na yung mahal mo sa buhay, let alone nanay mo, nag-50-50, na hindi mo alam kung
kung magsusurvive o kung magsusurvive man, magkakaroon ba ng disability? Hindi po yun madali. Pero ano naman po magagawa ko? Hindi ko naman, wala naman po akong kakayahan po na ayusin man po anong problema sa utak po ng nanay ko. Hindi ko naman kayang patigilin yung pagdurugo. Hindi ko naman po kayang gamutin yun ng ako lang. So yung mga bagay na wala akong, kung ano yung magagawa ko, tulad na maisaayos po yung pagpapa-hospital, yun, ginawa ko yun. Pero the rest, na wala na akong magagawa, sinurrender ko kay Lord. And si Lord ay kumilos din po ng makapangyarihan sa amin pong pamilya, lalo na po sa nanay ko. Ang nanay ko po ngayon, no, 100% recovered. No, minsan nga lang po talagang limitado na yung lakas dahil may edad na. Pero praise the Lord, nakakaakit pa na huwag pa po sa hagdan. Okay. Hindi po lahat na nanggagaling sa stroke, eh, ganong kapalad. Kaya mabuti po talaga ang Panginoon sa nanay ko, sa amin pong pamilya. Ngayon po, no, sabi ko nga po, yung may control, no, may ginagawa natin yung magagawa natin, yung wala, ipinaubaya natin sa Panginoon. We have to have the wisdom to know the difference. Sinihingan natin sa Lord yun. Sino po nakakaalam doon sa serenity prayer? Familiar po? Lord, give me the strength to change the things that I cannot change. To surrender the things that I cannot change and the wisdom to know the difference. Okay? Something like that. Hindi ko po maalala verbatim. Okay? So yung mga may magagawa tayo, may, gawin naman natin. Kasi mahirap naman din po yung magagawa naman natin. Eh. Mas, we can get, we have to do our part. No? Ang Lord po, kikilos sa makapangyarihan sa buhay natin, but we have to do our part. And the first step is to surrender. Kung ano man yung hindi na natin kontrolado. Kasi limited yung kaya nating gawin. Okay? So hindi na po natin nahabaan masyado. 11:18. So 12 minutes pa po tayo. Pangatlo po ay focus. Wala po ako mahanap na matinong picture. Kaya yan na lang. Alam niyo po yung pagka nagpapasukat po kayo ng salamin. Meron pong machine, di ba po? Yung mukha pong PC na titingin po kayong ganon. Ganyan po yung makikita ninyo doon. No, kaya po yan yung picture na nilagay ko. Focus po, no? Saan? Let's focus on the source of our strength. Let's focus on the goal that has been set before us. Where does our strength come from? It comes from the Lord. So we focus on the Lord. Kasi yung lakas na kailangan natin, siya yung magbibigay sa atin. At magagawa natin lahat ng bagay. Philippians 4:13. Sa pamamagitan ng lakas na ibinibigay sa atin ng Panginoon. And He will see to it. No? Na basta tayo pumapaloob sa Kanyang kalagayan, ipaperfect na tayo. Hindi matatapos yung ating journey na hindi tayo perfect unless tayo mismo yung tatapos. Okay? And yung tinatanaw natin na finish line, ito po, eternity with Jesus. No more tears. Okay? Mas no more tears po ito kaysa po sa Johnson's. Ano tatak po yun? Wala na po yata ngayon yun. No? Pero yung dati po, yung mga sabon po na pambata, may no more tears po yun. Diba? Ito po, mas no more tears pa po dyan. Sabi nga po ni Pastor Felix, kamakailan, if you have Jesus, you have everything. Nasa iyo na lahat. Totoo na sa iyo yung kanta ni Daniel Padilla. Sorry po, puro luma na yung references ko. Okay? Nasa iyo na lahat. Alam niyo po, dito sa focus, ano, ang maganda pong imahe dito ay yung kay Peter po. Nakwento ko na po ito minsan. No? Alam niyo naman po yung kwento. No, si ang Panginoon po ay naglakad sa tubig. Tapos syempre po, natakot yung mga alagad niya. Parang, ano yung multo-multo? Tapos si Lord naman, hindi, chill lang kayo, ako to. Eh si Peter, siguro talagang na-amaze siya. Parang, wow, look cool. Lord, gusto ko rin gawin yan para something like that, di ba? Bid me come. And for a moment, nakalakad siya sa tubig, di ba? Nagawa niya yung nagawa ng Lord. Ano po nangyari? Nakita niya yung bumabagyo pala. Nakita niya yung mga alon, naglalakihan, yung hangin ay lumalakas. Natakot siya ngayon. At nung natakot siya, yun na, nag-umpisa na siyang lumubog. Tapos nung ewan ko, no? Ay, mangingisda siya, pero apparently, noong time na yun, hindi siya makalangoy. Lord, nalulunod ako. Diba? Inabot siya ng Lord. You of little faith, why did you doubt? Kapag po kasi nawala yung tanaw natin sa Panginoon,
kapag po nawala yung tanaw natin dun sa goal po na nakaset before us, which is Christ Himself. Mawawala eh. Madali tayong magigiba. Madali tayong madidistract. Kasi po ang mundo talagang lahat ng distraction ibibigay sa'yo eh. Lahat ng alalahanin talaga ibibigay sa'yo. Anything to get you to stop running the race. But here's the thing, we have to keep running. We have to keep moving forward. So hindi tayo magpapadayag, hindi tayo magpapapigil. So we fix our eyes on Jesus, the author and perfecter, the pioneer and finisher of our faith. And we look forward to the day na makakaharap na natin ang Panginoon. At sasabihin niya sa atin, "Well done, my good and faithful servant. Come into the house of the Lord. Enter thee into the joy of the Lord." Ang sarap pong pakinggan, siguro. Ewan ko po, no? Ako, hindi ko po ma-imagine how that's going to turn out, no? Hindi ko po siguro matitignan ng Panginoon ang mukhaan. Pero yung marinig ko lang yon, it makes everything worth it. So ganun din po tayo. Siguro po yung iba sa atin nagdaraan po talaga sa panahon po ng kahirapan. Yung iba po sa atin ay nawalan ng mahal sa buhay, nawalan ng bagay na mahalaga sa kanila, nawalan ng panahon. Siguro po yung iba sa atin na may mga negosyo ay nagdaraan po sa panahon na uncertain yung kanila po negosyo. Patuloy po ang gastos dahil ang mga tao po ay kailangan patuloy na bayaran. Ang mga bills ay kailangan din po patuloy na bayaran. No? Yung renta sa pwesto, yung kuryente, yung tubig at lahat. Pero wala namang kita. Yun naman po mga nag-work siguro. Feeling ninyo nasa stuck na kayo dun sa career ninyo na parang wala na kayong growth. Na parang wala nang way out. Or siguro po meron sa atin, no, na nagdaraan po sa depression. Hindi po kasi natin pwede sabihin na state of mind lang yung depression. Totoo pong problema yan eh. And the more we deny the fact of it, the more na nagiging destructive tayo sa sarili natin at sa iba. So kung tayo man po ay nagdaraan sa ganyan, ito lang po. Tandaan lang po natin ang totoo. Hindi po tayo pinababayaan ng Diyos. Hindi po oblivious ang Diyos sa ating pong suffering, sa ating pong kahirapan, sa ating pong mga kabigatan. Lumapit lang po tayo sa Kanya. Isuko po natin yung ating buhay sa Kanya. At ituon lamang po natin yung ating tingin at yung ating attention po sa Kanya. At makakasiguro naman po tayo na hindi po tayo pababayaan ng ating Diyos na pinakamakapangyarihan po sa lahat. Napakabuti po. Hindi po masukat ang kabutihan. Praise the Lord. Okay? So, bago po tayo, bilang pagwawakas po, manalangin po muna tayo. Tayo po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa kahiyagan niyo po sa amin ngayong umaga. Salamat po, Lord, na muli pong kaming napaalalahanan na kayo po ay lagi namin kasama sa lahat po ng pagkakataon, sa lahat po ng kalagayan. Totoo nga po, Panginoon, kasama po namin kayo, hawak po ninyo ang mga buhay namin. At kailanman po, hindi ninyo kami iniwan. At tulad po na hindi ninyo kami pag-iwan sa amin noon, hindi nyo po kami iiwan ngayon o kailan pa man po, Panginoon. Salamat po sa katotohanan na to. Salamat po, Panginoon, na napakabuti nyo po sa amin at pinapatuloy po, ipinararanas nyo po sa amin yung inyo pong great concern para sa amin, yung inyo pong pagmamahal para sa amin. Na kahit po kung titignan napakaliit na mga aspeto na buhay namin, pero ganun pa man po, Panginoon, itinuturing nyo po yon na mahalaga, itinuturing nyo po na espesyal ang bawat isa po sa amin. Panginoon, hindi po ninyo kami kailangan. Hindi po mababawasan ang pagiging Diyos ninyo kung wala po kami. Pero kami po, Panginoon, kailangan po namin kayo. Sa lahat po ng pagkakataon, kami man po ay nasa kataas-taasan po na aming mga buhay, o kami man po ay nasa mga lambak, nasa mababang mga kalagayan po ng aming mga buhay. Alam po namin, Panginoon, na You are the God of all time. You are the God of all circumstances. You are the God of all seasons. Ano man po yung season ng aming buhay po,
Panginoon, kayo pa rin ang Panginoon namin. Patuloy po, Lord, na i-sustain niyo po kami. And kung mahanap man po namin ang mga sarili namin sa pagkakataon po na ang hirap magpuri sa inyo, na ang hirap pong pangatawanan at patutuhanan po yung kabutihan at pagmamahal ninyo sa amin po, Panginoon. Nawa po maisa-isip at maisa-puso namin, Panginoon, yung katotohanan na ni kailanman po hindi ninyo kami pinabayaan, kailanman po hindi ninyo kami pababayaan, at patuloy po kaming maglilingkod, patuloy po kami, Panginoon, sa amin pong lakbayin na ito. Dahil alam po namin na ang gantimpala po na naghihintay sa amin, higit na higit pa po sa anuman pong daranasin namin dito. Kayo po, Panginoon, ang aming longing. Kayo po, Panginoon, anay sa aming mga kasama habang buhay. At alam po namin, Panginoon, na kung kami lamang po ay magpapaloob sa inyo pong kalooban, hindi nyo po kami bibigoyin. Hindi nyo po hahayaan na kami po ay sumuko ng tuluyan o kami po ay tuluyang mag-iba. Dahil kayo po ang magtataguyod sa amin. Kayo po ang magpapalakas sa amin. At kayo po ang magbibigay ng kaaliwan at kagalakan po sa amin, Panginoon. Ano man po ang sirkumstansya ng aming mga buhay, ano man po ang aming pinagdaraanan, alam po namin, Panginoon, na ito po ay mapanghahawakan namin. Kaya pinupuri po namin kayo, Panginoon, sa katotohanan na ito. Pinupuri po namin kayo, Lord, sa ginagawa niyo po sa buhay namin, whether we are in the hills or in the valleys, Panginoon. You are our God, and you will never stop being good to us. So tulad po ni David, ito po ang aming patotoo. Ito po ang aming masasabi. We will sing of your praise, O Lord, for you have been so good to us. Pangalan niyo lamang po ang maitaas, Panginoon. Kayo lang po. Sa lahat po ng papuri, pasasalamat kayo lamang po, Panginoon. Sa pag-uwi po namin ngayong umaga, ingatan niyo po kami. At anuman po ang mga haharapin pa po namin, hindi na po namin ihilingin dahil alam po namin kasama po namin kayo at hindi niyo po kami pababayaan. Ito po ang aming samot panalangin. In Jesus' mighty name, Amen.